tao dito sa Scotland. Respected, no? Very respected ang mga nurses dito. I heard gumamit ka ng MX3 capsule for so long. Gaano na ba katagal na you are taking MX3 capsule? Uy, ang tagal na talaga. Kahit sa Pilipinas pa ako gumagamit ako ng MX3. Matanong ko, bakit MX3? Kasi dito sa Glasgow, Europe, ang dami ng mga food supplements. Kasi ang MX3, nare-relax ako. Yung maganda ang feeling sa katawan. Super, believe ako sa MX3. Wow, talaga ha? Kaya loyal ako dyan. Loyal ka talaga. So, mare-recommend mo ba siya with fellow nurses? Yes, of course. Maraming mga nurses gumagamit din ng MX3. MX3, dito ako bilib! Sa drama, digit mo at China. Pag-usapan ang problema ng pamilya. Pwedeng mag-jowa, pwedeng mag-asawa. Malungkot, masaya, halika dito ka. Nanamayan ka namin, sabihin mo sa amin. Kami na ang bahala, pag-usapan yan natin. Masusolusyonan natin problema mo. Kaya sabihin mo sa amin ang lahat, ano ang drama mo. Same, pero iba! We are number 106.7 Energy FM. Panggawag sabing radyo, sabihin mo! Energy! Yes! Hello naman sa mga pangga natin na stuck ngayon sa traffic. Hello sa mga inulan, no? Sa mga pangga natin dyan, mga papa drivers, kamusta ang lagay ng traffic? Actually, matraffic naman talaga. Ay, mas lalong ta-traffic dahil nga umulan na naman ang napakalakas. Diba? No? Pero sabi nung isa, umulan, bumagyo, ayos lang. Hey! Kala mo naman talaga, masasalba ka ng I love you mo. Ako, marami mga mukhang bulldog na naman ngayon nakasimangot dahil nga uwi ka na nga lang ng bahay. Masambasa ka pa talaga. Diba? Bakit naman po kasi ganyan? Bakit kailangan tayo mabasa, Charis? Ay naku, eto na partner, mababasa ka rin dito. Nang luha. Alam ko ano eh. Nang luha! Alam ko mambabasa ako eh. Ready ka na ba? Sige, go. Nakaka-lurky naman to. Alam mo parang may katulad tong ano neto eh. Drama neto. Anong drama? Etong si ate mo, girl. Ang sabi niya, meron siyang jowa. Ngayon, etong si kuya, okay naman daw talaga. Ang pagkakadescribe niya nga, goals daw. Hashtag goals si kuya. Ang problema, tila wala daw pangarap sa life. Si kuya? Outsu. Oo.
Kasi ang tagal niya na naghihintay pero ang bagal. Sobrang bagal daw talaga. Though, passionate naman siya. Ay, passionate saan? Although may mga plano naman, kaso mabagal lang siya. Oo. Oh. At okay. Marami naman daw talagang plano si Kuya. May listahan pa nga daw sila. Ang problema, ang tagal ng usad. Wala pong application ang lahat ng pinagpaplano niya. Ano po kayang gagawin ko? Iwan ko na ba siya? Or magstay ako kahit na lumulubog na kaming dalawa? Lumulubog? Ay, parang ano to ah. At kung masaya ka sa piling niya. Alam mo, Gina. Ang hirap naman. May pangarap si Kuya pero mabagal ang kanyang pag-usad. Pag-usad. Alam mo, pero at least merong... May pangarap. May pangarap. Oh, mabagal nga lang. Well, kung sa pag-uusap nilang mag-jowa, oh, ay may deadline ba? May sinabi ba siya na ganito dapat? Eh, wala. Ano, wala. So, pero parang ganun yung dating, di ba? Parang ang si girl kasi, naghihintay na lang si girl. Siguro. So, may ano na, kumbaga gusto niya na talaga planchado, ganun. Pero na, sinabi niya naman na goals daw si Kuya. Oo, okay naman eh. Pero kasi, ang hirap lang kasi sa ganyan, no? Baka naman si ate kasi na, ano siya eh, nagmamadali eh. Alam mo, may napanood akong ganito. Mm. Napanood mo na ba yung movie? Ay, yung kaya, hindi ba. Nila, ano, oh, Julia. Hindi ba eh. Montes. Alam ko, Vega. Nila Julia Barreto. Parang ganyan eh, di ba? Nakaka, masakit sa damdamin kung, sino may nagreklamo itong si, ano, itong babae. Kasi, iniisip niya kung iiwan niya or sasamahan niya yung guy kahit na lumulubog na silang dalawa. Alam mo, kapag mahal mo namang isang tao, lalo na, di ba, may pangarap naman talaga yung lalaki, yung jowa mo, bakit di mo kailangan, ba't di mo siya tulungan? Di ba? Oo. Diba? Kasi sa pagtulong kasi, hindi naman masama yan bilang partner naman kayo. Mabagal na si Kuya. Siguro baka may mga ibang priorities pa siya. Yun ang tanong. Dapat alam din dapat ni ate mo na meron pa siyang, teka, ano ba yung ano, ba't hindi niya na, ba't ang bagay na pag-usad? Oo. Baka mamaya, yung budget ni Kuya, ay meron pang may pinaglalaanan pa para sa kanyang pamilya. Correct. Or, baka hindi pa siya tapos. Hindi pa tapos, siguro. Ano pwede rin. Pero yung dumating sa time partner, ikaw bilang babae, iiwan mo ko agad siya dahil nga't mabagal na pag-usad. Parang ang pangit eh. Pero eto partner ah, kumbaga ilagay din natin sa option natin na etong si ate girl, baka meron din naman siyang timeline para sa sarili niya. Na kumbaga, what if, ito yung napag-usapan natin, eh ako, meron din akong kailangan pa. Alam mo yun? Kumbaga, meron din nakaset sa kanya. Paano naman yung karapatan niya? Ba't dapat i-remind niya rin yung boyfriend niya? Kailangan nilang mag-usap. Mag-usap, no? Sila. Kasi sa totoo lang, hindi naman maaayos ang kapag hindi nag-uusap. Eh. Tsaka, yun nga, pangit yung biglang iiwan mo lang sa ere. Tsaka for sure yung lalaki, baka meron pang hindi nasasabi sa kanya. Yes. Na baka nahihiya. Kasi di ba, ang pangarap nilang dalawa ay, di ba, yun nga, umusad, magkaroon isa para sa future nila. Yes. Kasi nahihiya lang siguro siya dahil may pinaglalaan ng iba kaya hindi niya nasasabi ng lalaki. Correct. Baka merong, dapat kailangan mong kausapin siya ng maseryosohan at ano ba yung plano, bakit ganito ang pag-usad mo, o may pinaglalaan ka ba, hindi naman ako magagalit. Dapat yan ang sasabihin ng babae. Oo. Hindi yung, ano ba, ang bagal mo eh. Yes! Masasaktan lalo, di ba? Tapos, namin yan. Hindi na siya ma-encourage na mag-strive pa. At saka baka dumating sa point na sabihin ng lalaki, nagmamadali yan, siguro hindi tayo para sa tisa. Baka ganun magdrama yan. Kung hindi ko pa naibibigay yung gusto mo, sige, yun namang nasa isip ko. Yun, tinumpok mo. Dapat kasi iisa kayo ng goals sa buhay. Kasi kapag kunwari, yung isa, hindi na nakikita yung future ng pareho nung sayo, wala na, mahirap yan. Kasi ang mangyayari dyan, away-away kayo na. Ba't ang tagal mo? Bakit sinabi ko ba na maghintay ka? Alam mo, ako nalungkot ako eh. Dahil sa story ngayon, dapat papanoorin ko talaga yan. Kasi nga, ganyan nangyari sa amin ng ex ko. Ah, talaga? Kwento, bigyan mo magandang background. Ang paka-arte. Hindi. Ano? Nangyari? Sige, ganito. Marami kasi akong priorities before eh. Oo. So, ngayon, marami talaga. Kasi marami talaga ang pangarap. Hindi lang para sa amin. Kasi gusto ko, maganda yung future natin. Maganda rin yung future ng pamilya ko. Na maiiwanan ko if ever nagmag-asawa tayo. Kaso siya, ang ginagawa niya kasi, ano ba yan? Ang dami mo namang ginagastos sa pamilya mo. Dapat ipunin natin ganyan. Iba yung dating sa akin eh. Sabi ko, hindi. Biglang, naging ano to. Naka-turn off. Biglang pumasok sa akin. Hindi to para sa akin. Yes. Hindi ikaw yung future wife ko. Kasi,
parang ikaw, yung gusto mo lahat ng mga naipo ko, ibigay ko na agad sa ibigay ko na agad sa iyo. Kaya kung ganyan, sabi ko sa sarili ko, sa sinabi ko talaga 'yun, sabi ko na hindi ito yung parang para sa akin. Marami pang darating kasi dapat ako yung namemere. Hindi. Dapat ako yung namemere, hindi siya. Ano lang talaga. Hindi lang kayo pareho. Pareho hindi, ng gusto. Hindi lang kami na magkatumay. Diba? Kasi syempre, hindi rin natin maalis na kapag may asawa ka na, ang focus mo talaga, yung asawa mo. Pero nung panahon kasi na yun. Kasi magjawa pa lang kami noon eh. Oo, magjawa pa lang kayo. Magjawa kami, parang siya naman, gustong-gusto niya ng agad. Yes, humihingi ka agad ng pang wife ano, card. Alam mo ba yung plano pa niya? Mag-joint account kaagad kami. Ang taray naman yun. Oo, dahil nga, kasi sabihin natin, almost 4 years na kami nun eh. Gusto niya kaagad magkaroon kami ng joint account. Tapos para yung mga naiipon namin, doon namin, di ba? Gusto kaagad, binakuran ka na. Hindi ako mayaman ng partner ha, pero, ano kasi ako, wala na kami. Bakit nilalaman mo ka, Mami? Ano eh, ang ano ko lang kasi doon, is parang, napakabilis ng mga pangyayari. Yeah. Ganun kagad pinag-usapan. Since na mag-jowa pa lang naman yes. tayo. Kaya yun, iniwanan ko na siya. Naghiwalay kami nung nakaraan. Diba? Ang galing mo. Nung nakaraan lang pala. Hindi. Diba? Yun lang kasi siguro, ano lang yan eh. Usap lang talaga. Kasi kung talagang hindi mo kayang pagbigyan na hindi pa ako ready, sabihin ng lalaki, marami pa akong pangarap sa buhay na gusto. O edi ikaw, meet kayo halfway. Kung ikaw gusto mo na talaga magpakasal, edi iwan mo na lang siya. Yun magandang ano. Diba? Magandang gawin. Kasi kesa naman sa... Kesa magsisihan kayo, dahil sa'yo, hindi ko natupad yung pangarap ko sa buhay. Or sabihin ng babae, dahil sa'yo, ang tanda ko na, hindi pa rin ako kinakasal. Alam mo kasunod niyan, kapag hindi na kayo nagkakaintindihan about doon sa goals ninyo, mag-aaway na kayo. Hindi lang yung partner, mababaling na yung feelings ng babae sa iba. Na correct. Nakikita niya na, naging maganda yung buhay nito. Ito yung parang ideal man ko to. Ito yung parang ano, yun yung makakakita na yun ng iba na papalit sa pwesto mo. Kung talaga hindi na kayo, wala na talaga, ayaw mo na talaga, sabihin mo na direkta, hindi yung patatagalin mo ba? Totoo, no? Kasi gamitin mo pa. Wala eh. Nasa sa inyo yun. Kaya nyo bang magtiis? Kaya nyo bang maghintay? Kung hindi, huwag nyong ipilit. Yan, oo. Kapag hindi pa kaya, huwag mo na ipilit. Ganun lang yun pag hindi pa handa, di ba? Marami sa ating mga ano kasi nagmamadali tapos ayun yung mahirap. Saka ka madali mo. Ano diba? Nangyari? May naipon nga kayo tapos biglang naghiwalay kayo. Correct. Hindi kayo nagkasundo sa mga gintong gagawin ninyo. Totoo. Tapos may maiiwan na sumbat. May ganyan si ano ha, yung tatay ni Jano Gibbs, naalala mo yun? Yung video clip nila na dahil sa'yo, hindi na ito panwapakarap ko kasi ikaw yung pinili ko. Yung pelikula. Isa pa rin yan. Diba? Magkakasusihan yan. Oo. Yung musikero siya. Parang ganyan. Naalala ko yan. Diba? So yun. Timbangin ninyo ang mga bagay-bagay. Kasi kapag hindi po malawak yung pang-unawa ninyo, huwag kayong papasok sa isang relasyon. Tama. Kaya dapat talaga yung pares kayo. Oo. Kumbaga nagkakaintindihan kayo. Align, kumbaga, yung mga gusto ninyo. Sa mag-jowa pa lang, di ba? Dapat align na kayo eh. Hindi yung... Yung iba kasi partner, iniisip nila, kapag may red flag, okay lang yan, magbabago yan kapag naging mag-asawa na kami. Yan lang. Hope yan. Anong nangyari? Maripapos. Tapos, nagsisi. Simula na ng kasal na. Diba? Nabagay. Habang mag-jowa pa lang kayo, nakikita mo na yung may mali rin yung partner mo eh. Masyado ka naman minamadali kasi hindi pa nila alam na may meron siya pa ibang priorities. Eto ang sabi. Conflict yan sa mga ganyang magkaibang expectations ng bawat isa. Dapat tulungan yan. Hindi pwedeng mag-isa lang. Ang hirap po dyan, ang selfish ng babae. Bakit ang boy lang ang pwedeng umasenso sa buhay? Kung pwedeng both of them. Actually, but hindi kayong dalawa, di ba? Kung halimbawa, yung etong si girl, maganda yung mga pasok ng kaperaan sa kanya. Etong si kuya mo, medyo... Saks lang. Sakto lang. Bakit di mo nga lang tulungan? Yun lang naman yun eh. Kung nababagalan ka sa kanya, bakit di mo tulungan? Jowa mo naman eh. At kung pares naman yung ano nyo, yung naka-align naman yung mga plano ninyo, bakit di nyo sabihin mo, alam mo, honey, meron akong naisip. Ayan. Para mas madali yung pasok ng pera sa'yo. Ganon. Hindi yung puro kabunga nga na, bagal-bagal mo, wala ka talagang kwenta, inutil ka. Hindi mo rin siya tinulungan. Diba? Parang hinintay mo lang siya. Correct. At saka alam mo, ang hinihintay ng mga lalaki, yung someone na susuporta sa mga pangarap nila. Diba? Importante yan eh. Alam mo, sa totoo lang partner, kaya maraming mga nabababae lalaki. Ayan na naman. Kasi dapat, di ba kayo mga bilang mga babae, sinusuportahan namin yung pang gusto nyo. Like for example, mga pag-shopping ninyo. Shopping talaga. Di ba? Hindi yung kaligayaan nyo naman. Kami, kaligayaan namin, mababaw lang. Ibigay nyo lang. Kaya lang.
schedule, ha? Wag mo reschedule, ha? Hindi, di ba? Alam mo, sabi nga nila, eh. Ano yun? Behind every successful man is a woman. Yeah, di ba? Sa Tagalog. Sa likod ng lalaki. Pakita mo yung behind. Ay, naku. Oh, yan lang, ha, ate, ha? Dapat, eh, kung ikaw, eh, ikaw na nga nag-ano kay Sheena ng drama. Good luck, eh. Ang solusyon lang dyan ay tulungan mo siya. Correct. Magtulungan kayo. Tulungan pag hindi nyo kaya, ulay na! Oo, oh, huwag mo na pilit. Tama naman. Doon naman yung ano eh. Yun naman talaga yung mga solution partner eh. Ano ba nangyari doon sa story nung ano? Yung sinasabi mo? Eh, ayaw mo yung sabihin ng mga bata kasi hindi pa nila napapanood. Oo, tsaka marami rin palang hindi nakapagpanood ng ano yun. Panoorin nyo na lang. Similar eh. Similar! So, malalaman ninyo... hindi kami konektado sa pelikula pero malalaman niyo yung ending. Oo. So may ano to, merong lesson to. Basta may lesson. Okay. Pero wag nating sabihin. Oh, pero for the meantime, magbibigay lang namin sa inyo. Good luck. Good luck na lang. Kung hindi kayo magkasundo, pwede mo namang maghiwalay kayo. Hiwalay lang naman eh. Oo, marami naman single dito, ka, guys. Ba? Eh kung lalaki naman, eh mamaya, yun din ang isipin niya, nagmamadali ka. Siguro, hindi tayo para sa sabisa. Diba? Kesa magmurahan kayong dalawa, no? Tigil nyo na yan. Tapos hanggang sa mga pektong pa na, ikaw kasi, magkano lang kinikita mo? Batay! Ayan! Nagkabilangan na. Bakit ako yung bumili ng ganito? Ayan! Ayan. Bakit dahil sa'yo, nasira buhay ko? Give up ko lahat para sa'yo, pati yung pangarap ko. Yun! Ayan! Yun sabi ko sa inyo. Ay, nako, dami yung alam. Meron pa ba nag-comment sa'yo? Kapag maliligaw pa lang, mabait sa una, pero mag-aasawa na, nag-aaway at tapos masasaktan na. Ay. Naku. Dapat hindi. Mag-usap kasi kayo para walang sakitan. Kapag may sakitan, tawag ng pulis. Wala na. Hindi na yung para sa sakisa. Oo, ha? Hindi pwede nga, no, ha? Physical. Paano pag mag-asawa na kayo, patay ka sa bugbugan. Diba? Puto ka mukha mo, makakapang goldfish. Yan. Bugbugan sa ibang pamamaraan, pwede. Ayan, rambulan, resinyan, pwede. Kahit sa sulok ng kamo, may balik-balik yun. Okay lang. Binalibag, natanggal yung ulo. Huwag naman, friend. Huwag naman. Basta maging masaya lang. No? Perfect. Ay, nako. Dahil John, meron pa ba? Ano daw? Ano? Gawin na po yan. Na gawain na siguro yan na magsakitan sa salita. Naman like normal that. Na lang daw siguro yan, sabi ni, no? Ni Ramos Diana. Ay, normal naman pala eh. At ang sabi ni Kuya Chico, ano ba to? Ano ba to? Oh, nako, dahil dyan, tapusin na natin. Wala na partner. May babatiin ka pa ba? May maabot pa, sabi ni Joshua. Huwag mo saktan, mali yun. Iwan mo na lang, agad dapat. Parang narinig ko yung tono ng mali yun. Mali yun. Parang si Amit lang, eh, no? Mali yun. At hindi pa to tayo tapos. Oh, tina. Oh, okay, tina. Okay. Uwi na ng bahay. Oh, happy Monday. Ingat po sa lahat ng mga pagka natin. At ate, kumaayos ba? Ayusin yan. Correct. Good luck naman sa inyo. At bukas magdramahan ulit tayo mga pangga. Chill ka lang dahil meron pa tayong chikahan sa Facebook. Follow nyo kami, Sheena1067. At sa akin po, DJ Jimbo. At susunod na, The Monarch of Philippine Radio. Walang ibang kundi si Kuya Chico! Kaya wala maglilipat. Panibagong drama na naman ang hindi natin nasolusyonan, pero ating napag-usapan. Kaya masasabi ng Jimbo dyan ay, anong drama mo? Tutok lang kami, uuwi na mga bangga. Nakasama't nakapiling ninyo ang nag-iisang pabebot na si Sheena. At ang inyong Jimbolicious DJ na si Jimbo. Dito lang yan sa programang Anong Drama Mo? Na same pero iba! We are number 106.7 Energy FM. Panggawag sabing radyo, sabihin mo!